Kahit naman, hindi man lang napas lang si Miko dito. Oh. MVP ba nga eh? Oo. Pero guys, game number 3. 1-1, tatanggalin nila yan ng Team SMG for RRQ. Still Joy, hindi nila ibibigay yan. Arlott was still open kung nakita natin sa side ng RRQ na nakuha nila pero hindi naman gumana. Eh, baka alisin na lang ngayon game number 3. Well, oh. Pero 1-1 still and Katita ang ibaban out dito ng SMG and RRQ. Meanwhile, Joy pa din. Uh-huh. And Arlott. Tinanggal na yung Arlott, men. So, possibly, parang ano na to? Parang kukuha na. Pero funny, hindi pa rin talaga na-open. Kahit sabihin natin, ano, no? Nagkaroon tayo ng new set of emblem system, tapos patch. Pero RRQ, Eve, open na open pa rin naman. And actually, yung glue na kinuha kanina ng SMG, gunnables kasi talaga kay Smooth eh. Oh. Smooth ng mga laruan ng slums. No? Nahirapan talaga yung RRQ doon. For a first pick ng SMG, sino naman kaya yung kanilang kukunin? Fredrin was still open. Ling, na Ling's wins the game na nga ba? Para sa ating two teams. Ay, yung glue. Lalo na't wala ng Arlott and Joy eh. Hey! Tignan mo naman si Shintol. Ay, seryoso na. Seryoso na. Ba't seryoso? Ang beshe ko. Nako. Pero ang kitang mga tali na ito. Ito yung tali. Oh. Yung isa. Sino yan? Si ano yata yan eh? Si Sipoy. Oh, si Kipoy. Si Kipoy. Hmm. Pero yun na nga. Glue ang ito ay, Link, SMG. Pre. Naku, Link, kinuha na ng Team RRQ. Ito na ba? Mabilis, mabilis. Ito Link's na ba? Wins the game na sabi nga ni Pershik, naku, kinuha mo yung Link ko kanina. Okay. Babawi ako ngayon. Ang maganda nun, pre. Ah. Pag si Saboy, nag-Lancelot. Naku. Talagang babawi ang beshi ko. Babawi ang beshi ko. Ganto mag-Lancelot. Pero Team SMG, kailangan nila ng pang-lockdown kay Pershik, ha? Hindi lang yung mga Chu kailangan AOE lockdown talaga eh. Siguro yung Kupra lalo na hindi pa naman nababan. Tingin ko pwede nang kunin ng SMG yung Kupra eh. Pwede. Sa ngayon no, pwede na lang kunin para lockdown agad dito si Pershik. Pero Chu, okay. Ah, goods din naman. Oo. For Miko. Lancelot, bro. Ay, sabi sa'yo tol, statement 'yan eh. Ako naman ang gagamit. Nako pag pag na-eagles tong si ano si Vershik kay ano kay Subway. Talaga boy, ano 'yun? Hindi ka talaga makakainis 'yun, tol. Hindi ka makakatulog noon, iisip-isipin mo 'yun. Ganun pala mag-Lancelot. Pero kung what if pa lang naman? What if pa lang naman 'yun? Pero what if pa lang naman? Pero I think with this glue pick ng Team SMG, they can actually go for ano, for Faramis, I think. Pwede, balik sa meta. Oo. Hindi kasi actually meta naman. Meta naman yan, pero may kina-counter lang talaga. Pero yun na kasi natin uli nakakita. Na-epic na ng Team RQ ang Faramis. Meanwhile, for the bans here. Wala pang mage yung SMG dito, ha? Wala pa. Ay, mabilis na mabilis. Sinong iba ban? Ah, si Eve. Oo. So, pwede sila mag-ban ng mga, actually, pwede nga nila i-ban yung Esmeralda eh. Ang hirap naman kasi nun, may Faramis na, tapos may Esmeralda pa, di ba? Eh, di ano na lang, sa kami lalaro, di ba? Pero ang problema naman nun, kung sakali, Faramis Uranus. Hmm. Ang problema lang, wala masyadong damage yung RRQ kung sakali. Pero harit yung kanilang tatanggalin dito. Mukhang priority ban talaga ng SMG yung harit, no? Talagang fourth ban nila or fifth ban yung Harit for RRQ. Uy, uy. Interesting, ha? Ay, sa bagay, may, ano eh, Faramis, Cold Alter, gusto mo, dikit-dikit kayo, eh. Totoo. For SMG, fifth ban. Wala pang explainer dito yung RRQ, ha? Esmeralda, open pa. Pwedeng kunin uli yan. Pero hindi pero na. Pero out na. Okay, picking si Shin dito, guys. Anong, nadala ang beshi ko. Anong pwedeng i-pick ng ating mga teams? So, I think they can still go for XP laner muna or gold laner. I'm not so sure, guys. Pero ang side ng Team SMG dito. So, meron naman silang mga pagpipili ang gold laner. Open pa Melissa. Melissa. Open pa Beatrix. Beatrix. Claude still open. Kari still open. So, ewan ko, eh, kilala naman natin ng RQ, ayaw na ito mag-marksman eh. Sa tingin ko, for SMG, mas okay kung sakaling Claude or Beatrix. Mas gusto mo yung meron may AOE damage, Blazing Duet or yung Bennett Barrage. Para kung sakaling mang mag-Cult Altar dito, yung Faramis, dikit-dikit yung mga miyembro ng RRQ. Okay. Pero for the mage, kailangan mo talaga ng pang-lockdown eh, panghuli sa Ling eh. Oy!
Terry Isla. Si paring Terry pala to. Mm. Si Terry Berry. Oo. Explainer Terry Isla. Lalo na't may para miskadya na nga. For sure na yan. Lockdown na yan sa EXP. SMG, gold laner, and a mage. Sino ba yung mga pang-lockdown na mage? May panghuli talaga? Actually, Kagura. Kagura, yes. Pero saglit lang yun eh. Oh. Hindi siya total lockdown eh. Eudora pa rin nabap eh. Hindi naman sa totally nabap yung Eudora. Gord, actually. Pwede na kumuha actually yung mga yung team SMG dito ng mga heroes from buff. Buff heroes. So, pero yeah, may pang-lockdown lang might doon. Be Eudora, might be other heroes. Let's say Gord. Uy! Changi. Pero, guys! Ito na! Eudora ang ibipick. Ito na talaga SMG. Pero kasi ang kukuna okay para sa Ling. Oo, pre, pang lockdown nga. And ang maganda sa uuratin na naman si Fershik. Ang maganda sa nabago sa Eudora, pre. 'Di ba pag nagkakas ka ng skill, merong konting delay. Uh-huh. Kasi parang nire-ready pa yung skill. Totoo. Binawasan yung kay Eudora. Pero pag second skill mo, tatama kagad. Pwedeng ma-burst kagad dito kung sakali si paring Fershik. Ang problema lang kung nakabayad ng Meralco yung RQ. Ay, pwede. Kung na-counter. Naku, walang Meralco sa kanila, boy. Ay, wala ba? Si Beshi ko naman. Hindi, Eudora kasi, di ba? Siyempre, pang-counter eh. Kidlat eh, kuryente eh. Ah, kasi tag-ulan ngayon. Oo. Sinuportahan kita. Oo. Sa joke mo, ha? Susuportahan kita mamaya. Ay, teka lang. Si Cillian. Gold laner. Sino gold? Gold laner? Ay, teka. Gold laner. Ay, gold. Hala. Pero, para sa RR. Paano? Pang late game lahat yung hero nila. Ling. It's game number 3. Let's see, ladies and gentlemen, kung gana ba tong si Cillian Godley ng Team RQ or Team SMG. Eh, talagang uuratin nila si Fershik. Let's go. Let's see. This is game number 3. Do or die for our both teams, SMG and syempre RRQ, the Kings of Kings, and the MPL Malaysian team na SMG kung nasaan si Miko. Typical pa rin, ganun pa rin naman, pero mukhang nadala na yung mga rumor natin. Hindi na nila sinubukang i-delay yung jungler ng kalaban. Alright, pero Miko, nako, onti agad yung buhay niya. Pwede siyang bigyan agad dito nila si Poy, Kipoy, at saka nila Clay. Pero wala muna, tol. Kalmalicious lang muna ang RQ dito, even though they really wanna go. Pero, Yun kasi. Oo, pero yun, nakita nyo sa ating screen kanina, guys. Meron po tayong parapol na nangyayari. Libreng-libre yan. Tumungo lang sa link na nakita nyo kanina para manalo o magkaroon ng chance ang manalo ng ating exclusive t-shirts and syempre yung ticket sa venue kung saan gaganapin yung ating challenge finals. Pero si Miko na pag-aamit kagad ng kanyang blinker. Delikado nga kasi kung sakaling mabigyan kagad ng mga miyembro ng RRQ. Tingnan mo yung matchup sa top lane. Yung Cecil at saka yung Bea. So, okay din. Oo. Pero kasi ang gustong gawin lang ng RRQ dito, men. Talagang okay. Sige, since nakaling kami, magiging aggressive kami. Mm. Aggressive enough. Pero si Subway, naku, delikado si Banana. Wala pa siyang level 4. Delikado nga. Kasi tingnan mo naman si Smooth. Talagang pinipigilan niya si Banana dito na mapapalapit. Huwag kang lalapit. Huwag kang mag-level 4. Pero si Miko, kailangan niya kagad makuha ng kanyang ultimate. Yung turtle natin, nag-respawn na rin naman. Clay sinamahan si Banana, pero Banana mukhang delikado nga talaga. Yung Thunder's Wrath mula kay Stormy, nag-deal ng huge damage sa explainer yung RRQ. And that will be the first blood, yung unang dugo natin para sa ating game number 3. Naku, parang delikado pa ata yung Kings of Kings. Sabi naman sa'yo, tool. Pero teka lang ha, Miko. Kipoy. Miko. Fershik, nandito din. Miko, way of the dragon. Pero wala kasi doon yung Ling. Dapat yung Ling yung sinipa niya. May counter-falter lang naman. Retreehunt. Ay! Si Subway pa rin mapupunta yan. And now, Clay and Fershy. Kailangan, Fershik, kailangan nila tumakas dito smooth. Tamang patong lang. Tempest of Blades. Tempest of Blades. Saan ka pupunta, boy? Iniwan ka na naman kampi mo. Hindi nga lang tumama yung ating penalty zone. Pero ilista mo na si Smooth. Alam niya eh. Sabi ni Smooth, ba't ako iniwan ng mga beshi ko? Malalim na kasi si Smooth. So, nakuha naman nila yung turtle. Pero magkakaroon tayo ng pose na iniingi ng Team SMG. Mukhang nagkaroon tayo ng technical difficulties on that side. So, konting hinahinay lang. Pero maganda yung pinapakita ng ating dalawang team ngayon. Totoo. Di kita na di kita. Lupit ng mga beshi ko. And commendable lang kay kanina dito kay Subway. Kasi kanina, ang nakakuha lagi ng turtle sa Lancelot Ling na tapatan. Si Fershik talaga eh. Fershik, yes. Ang ginawa ngayon ni Subway, nasa taas si Fershik,
hindi niya binabawasan yung turtle. Oo. Parang hinihintay niya lang bumaba si Pershing na mainip. Tapos nung pagbaba, tsaka siya nagbigay ng Thorn Rose tas Retribution. Talagang, hindi, kasi ang gusto kasi gawin ng ano dito, ng Team RQ, kumbaga, sige, parang Eagles na eh. Mm. Mahirapan sila kasi ang ganda ng positioning na ni Miko. Uh-huh. Nasikipan niya na si Kipoy. So, wala na siyang, ano, wala siyang choice kundi mag-go. Kasi alam naman natin, pag hindi mo na zone yung Lancelot, wala na. Kanya na yung, kanya na yung Thorn objective. Thorn Rose tapos Retri lang, enough na. Mm-hmm. Kahit sabihin natin may Tempest of Blade, delay naman yung damage nun. Kailangan pagbagsak muna bago sumabay yung Retri nun. But that's our post lang guys, hinay-hinay lang sa mga nanonood dyan onto our Facebook account or our YouTube account. Huwag kalimutang i-mention yung mga tropa nyo hindi pa nakakapanood dahil next series natin talagang bigatin kung bigatin. That will be Blacklist International, our PH team on to a do or die match against Alter Ego. So mamaya yan mga kaibigan after this series. Kaya syempre, nood muna. Chill muna tayo guys habang aabangan natin ang team ng Blacklist. Mm-hmm. Pero for the meantime, ayun. Hindi, akin yun pre. Ah, sa'yo. Oh. Ay, lupit mo talaga, beshi. Pero nandito yung kami kanina. Pero guys, konting hinay-hinay lang sa comment section natin. Oh, bakit? Natawa mabilis ko, ba? Mabilis? Hindi, pre, natawa ako dun sa ano may nag-comment kanina. Sabi dito ni Christian Cameron Ruegas, galing daw mag-predict ng mga ban and pick ng mga casters. Hindi, actually, ano kasi yun eh. Kumbaga, may papel kasi tayo. Kung ano yung pwede pick. Yung stats nila. Kung ano yung pwede pick, tsaka kung ano yung hindi nila pinipick talaga. So, yung stats. Yung stats lang sinusundan namin, guys. Pero ito na. Team Argue vs Team SMG Malaysia. Oy, game number 3, balik-balik na tayo sa ating mga bakbakan. Grabe nga naman si Stormy doon pag Thunderstrat out kagad. Mabilis lang din naman kasi yung cooldown reduction niyan. Pero dito si Miko, mag-isa siya dito. Delikado, Sheen with a bad piece. And the Sanguine Claws. And may Divine Judgment pa. San ka pupunta? Pero may flicker naman kung sakali na actually... Uy, bakit yung ginamit yung flicker? Bakit nag-flicker yung flicker? Hindi, kasi akala niya... Ano yung mag-first kill pa si Sheen eh. Ah. Kasi bumuelo si Sheen tol. And actually, mas masakit yung damage nung bat impact. Oh, bat impact. Ng isang Cecilion pag mas marami yung stacks. Mm-hmm. Or mas tumataas yung mana consumption sa kanya. Well, sa ngayon, ang problema ng team RRQ is yung, yun nga, yung mana consumption dito ni Sheen. Pero kasi mamaya, hindi niya na po problemahin yan. Pero teka lang, si Miko may set up play na naman. Grabe naman dito. May penalty zone nga lang nasagot ang team ng RRQ. Subway. The go. Talagang pinagtutuso. Ay, si Clay. Si Clay ang unang babagsak. Sabi dito ni Pershing. Okay, akala mo ikaw lang marunong tumusok. Marunong din ako. Si Smooth ang gustong bigyan na sunod. Pero nakapag-split-split lang naman para makatakas sa threat ng team RRQ. Kaso nga lang, magkakaroon kasi ng turtle. Pero yung rotation ng RRQ, papuntang bottom lane. So ibibigay na lang ata to ng SM, ng RQ. Walang call out tar si Clay, wala ring penalty zone, walang mga resources yung RQ. So mukhang mukhang iba yung plano ng SMG. Sila ata yung magbibigay ng turtle dito lalo na't masyado pang malayo si Subway. Smooth and Banana parehong nasa bottom lane. Wala pang nag-uumpisa ng turtle hangga't hindi nila napapa-up yung mga cooldowns na kanilang ultimates dito ha. Pero si Miko dinadala na yung turtle sa kanyang mga kakampi. Di kitang pa rin naman yung ating laban. Walang masyadong bakbakan na nangyayari. Pero Stormy with a Thunderstrat. Si Kipo yung naging target. May Divine Judgment rin naman. Tokwa! Nako po, eto na. Tempest of Blaze sa may bandang likuran. Stormy bagsak. Si Miko yata ang susunod. Ay! Sabi ni Sinsang, kapupunta Miko! Eto na nga yung ganting ape ng RRQ. With a 1k gold lead. Tapos may turtle pang kasama. Medyo nadehado ata doon yung Team SMG. Hindi kagad na burst ni Stormy. Si Kipoy nakapag-deal. Nakapagbitaw pa ng Divine Judgment niya. And with that, RRQ na naman ang may hawak ng lead. Grabe naman yun. Pero teka lang. Sabi, ito na naman. Si Subway tsaka si Pershing talaga versus, eh. Versus ano na naman. Subway na naman versus Pershing. Talaga hindi talaga natatapos. Pero teka lang. Miko with... Uy! Nakila ni Clay. Na-attack. Pero may Divine Judgment ba? Wala si Kipoy. So, wala hindi. Pa. Wala pang ano, kadenang ginto. Wala pa nga talaga. And mukhang gusto ko yung nagiging laruan ngayon ng RRQ. Medyo passive-aggressive kung tawagin. Sa bottom lane, again, it's Subway and Pershing. Tapatan ng dalawa na kanina pa nagwa 1v1. Subway gusto niyang bumasag nga. Pero RRQ nandito sa top lane to. Wa and Stormy ata yung magiging target. Conceal play hindi na nga gagana. Lalo na si Miko, meron ding conceal na binitawan. Nako, kasi si Stormy yun eh. Kung, ay, wala palang flicker si Kipoy.
Kaya pala. Pero at this point of time, looking at first shake, talagang inuunahan niya na dito sa Subway. Pero four members ng Team RQ nandun lang sa may bush, Divine Judgment. Ay, naikas niya ba yung Divine Judgment? Naitouch ba? Naibitaw ata, tapos na shun po out. Na, hindi na, split, hindi kasi suppress yun eh. Oo. Pero paano? Pero tingnan natin, 2-3 yung ating score, 1k gold lead para sa RRQ. Dehado talaga in terms of level and gold yung jungler dito ng Team SMG Malaysia. 1k nga yung kalamangan ni Pershik against Subway dito. So medyo pag Lancelot and Ling talaga yung pinag-uusapan nating matchup, nakakalamang yung Ling. Oo, kasi kung pag 1v1 nga, mahirap nga eh. Pero eto, smooth and banana, ganun pa rin naman, tahimik na tahimik, wala pa tayong makikitang casualty dyan. So ang magdadala nito sa late game talaga si ano eh, si Pershik and Shin para sa RRQ, tapos sa SMG Malaysia, Subway, and syempre si Sasa. Pero kailangan din nilang iwasan na si Stormy dito para sa RRQ. Pag na-burst na huli dito si Pershik, sabihin natin hindi makatapag-tempest. Ang sakit nung stun Stormy, actually delikado si Shin doon, pero teka lang ha, smooth. Si Smooth masyado siyang malalim. Pero uy, pinatungan, dinala sa malayo guys, ayun lang. Tapos alam bumik naman natin, bumiklang si Smooth and si Pershik, matik na. Buy time na lang. Buy time. Uy, pero, uy, bumasag. Buhay ba? Ahabulin. Ah, sprint. Walang energy, pre, si Pershik. Walang energy. Tapos yung turtle. Nabuhay pa, grabe naman, Team SMG. Yung mga stall talaga nila kay Pershik. Oo, talagang smooth yung laruan dito ng Team SMG Malaysia. And nabigyan nga ng chance yung Team SMG na kunin ang libre yung turtle. Medyo nahapaalalim ata si Pershik, pero ito na nga yung penalty zone. And flicker out lang din naman kay Banana, lalo na medyo lumalalim siya. Onto the bottom lane, it's Subway against Sheen, and that's a 1-1, rather 1-9 trade in favor of SMG. Yun sinasabi ko eh. Since Cecilion yan, hindi siya pwede mag-farm mag-isa. Mm-hmm. Kailangan lagi talaga siyang may kasama. And for RQ, in order for them to make this Cecilion work, kailangan lamang talaga sila early game. Pero since nasa meta nga naman yung Cecilion, kaya naman pag-anahin, kaso nga lang talaga, Miko? Still, Cecilion pa rin yan, kayang-kaya pa rin pitasin. Pero sabi ni Miko, sino magiging target ko? Wala. Kahit sino ka atay mahuli dito ni Miko, pwede nilang bigyan. Oh, Gucci Wops na eh. Andiyan si Stormy, si Sasa, pero ito na nga, Thunderstrat, Bennett Barrage, pero may Cold Altar rin naman, Banana, buhay na buhay pa rin naman. Way of the Dragon, Rapid Fire, gan saktong-sakto, Sasa will get that kill. The Tempest of Blade coming from Pershik, kaso wala masyadong damage. Subway with a killing spree. Si Kaja yung makukuha, pero ito na naman, yung Fork Lightning and Ball Thunder, pero Clay mabubuhay lang din ah. Buhay na buhay pa rin ang Team SMG, the setups na ginagawa ng Team SMG against RQ. But look at the Ringer long shot. Tumama pa rin yun kay Clay. Grabe nga naman talaga si Sasa. Pero bottom lane ha, smooth and Pershik. Parang natitilt na naman si Pershik dito, Toku ha. Mukhang nababuy time nga na naman talaga. Subway with a puncture. Wala na siyang phantom execution dito. Tapos tamang retry lang for additional movement speed. Noko. Team RRQ, ladies and gentlemen, medyo nagiging delikado sila sa aggression na pinapakita ng Team SMG. Miko and Stormy, may binabala. Actually, pwede pa nga eh, pero may orange buff pa kasi siling eh. Pero ayun na. Ay! Lang din na nakaramdam! Ay, pero, ay, hindi aware. Hindi aware si Pershik. Oy! Eto stun! Na! Thunderstrat! Oh! Anong awu? Awu! Pero still, Team SMG Malaysia finds Pershik at talaga namang shinutdown para free Lord ang team ng RRQ at hindi aabutan ni Pershik yung Lord na to na makukuha kasi binibilisan na nila Sasa at nila Subway. And eto na nga, Subway securing that Lord, first Lord para sa ating game number 3. Mukhang kala ko kaya umalis si Pershik, nakaramdam. Yes? Yun pala, gusto lang muna mag-clear ng minion wave sa taas. Buting hindi lumabas si Miko tsaka si Stormy. Hindi nila hinabol, nag-conceal muna. Oh. Pero with that play guys, 2k gold lead para sa Team SMG Malaysia. And ito yung ayaw mo makita sa mga heroes ng RRQ na pang late game pa. Naku. Pero, well, easy lang naman sa nila to defend kasi nandiyan naman si Sin. So, dali-dali lang for Shin to actually defend. Pero Miko, uy, tamang threatens lang. Tinatakot lang yung mga RRQ. Now, Smooth. Nakita ni Banana. You go for the dance. Sabi dito ni Banana and Smooth.
Pero look at the damage coming in from Shane. Hindi na rin talaga biro. Ang sakit. Bat impact. Penalty pero zone. Penalty zone on towards Miko. Delikado si Miko mga kaibigan. Di Divine Judgment. Smooth. Pero ang kunat pa rin talaga ni Miko. Kaso nga lang bagsak na yung mga members dito ng Sigma SMG. Nakasagot naman ang Orq. That's shake. Going to be Clay. Pero first shake. Again, Subway na naman. Pero sabi Tempest niya dito. Sige, si Stormy muna. And makiklear ng Team RQ yung Lord na to. Even though tatlong members na lang ang natitira ng Team SMG, still, ayaw nila mag-backtall. Kasi alam nila, okay, kaya pa to. Yun nga talaga yung sinasabi ko kanina, na napakahirap mag-initiate ng clash pag nasa back lane, ang isang Sicilio, napakahirap mag-high ground attack for the Team SMG Malaysia. Kailangan talaga nilang hulihin dito si Shin with the 8k gold lead, right, rather with the 8k gold na hawak niya ngayon. Mayroon ng Clock of Destiny, Lightning Truncheon, and Divine Blade. Pag tinamaan ka talaga ng bat impact niyan, talagang babakat kahit sabihin natin ikaw pa si Miko or Smooth. Kismut nga bakat eh. Kismut nga bakat eh. And mind you, mayroon pang Athena shield yun. Wow. Si Shin, siya talaga, nasa kanya ang bola ngayon, men, kung paano niya bubuhatin yung kanyang team ngayon. Pero right now, kasi tingnan muna natin, kasi I think, hindi kaya ng Lord talaga ng Team RQ. Pero kung makakaset up ng maayos agad si Banana, eh baka mag-iba ang storya for Team SMG Malaysia. Pero let's see, ganda, positioning ni Miko and Stormy, talagang inaabangan lang nila dito si First Shake Tool. Mm-hmm. Ayaw talaga nilang magpadali. Pero Subway? Ganda. Delikado ka dito, ha? Uy! Na-dodge ata, pre! Ay, hindi pa binibitong yung Divine Judgment. Pero ito na nga, Bolt Lightning, Fork Lightning, pero masyadong makunat yan. And hindi na sila mag-initiate on to our mid lane. Si Sasa ata na iwan. Flicker was used. Pero may flicker din kasi si Banana and Kipoy. Naka-ready lang din naman. Ayun hindi lang. Na mamahin Jin Kundo. Di paring Miko, hindi na save si Sasa. And on to the middle lane. Tuloy pa rin ang bakbakan si Shim. Kailangan nilang makuha to Smooth. Kailangan niya kunin yung trade. Fortunately, nakakuha naman. Pero teka lang, Subway, look at the damage. Oh! Pero pinatay niya si Fershek. Naku po, mag-iinit na naman ba ang ulo ng RQ dito? Ganun daw mag-Lancelot. Pumasok pa si Subway sa mga miyembro ng RQ. And now it's 3v3. Miko, meron pang Way of the Dragon na pwedeng ibitaw. And Stormy, kompleto pa rin yung kanyang combo. Banana, wala pang penalty zone and flicker aware. Rather, meron ng penalty zone pero wala pang flicker si Banana dito. Kipoy, meron Divide Judgment. Kailangan mag-ingat ni Subway kung sakali. Si Kipoy nag-aabang sa gilid. Ayun! Ako po, nakapag-phantom execution fortunately. Iset lang. Oh, Clay, maagang flicker. Alam na ng Team SMG to. Harap-harapan nag-flicker si Clay, guys. Now, Kipoy, nag-aabang siya. Talagang ini-install lang nila para makaabot yung Ling. Well, aabot naman din si Ling. Pero Kipoy, masisipa. Kaso nga lang, medyo nakaalis lang din. Still, Subway got destroyed. And now, Team RQ launches in. Pero mukhang nadedelikado yata yung buhay ng mga Team SMG. Kasi or RQ tol, alam na nila yung gagawin. Yun nga talaga, and kung sabihin man natin may nakuwang Lord dito yung Team SMG Malaysia, merong Sicilian yung RQ na pwedeng tunawin kagad yung Lord na paparating para sa Team SMG. Kailangan nilang dumipensa. Hindi muna ata nila maikakapitalize yung Lord na nakuha nila. Pero pabuhay na rin naman si Stormy and Miko. Pero grabe nga naman talaga yung mga damage dito ni Shin. Yung mga bat impacts niya. Bumabakat nga talaga. And Smooth slam. Nagbibigay lang ng vision para sa kanyang mga kakampi dito. Op, teka lang ha. Teka lang, Sir Chief. RRQ. Ito naman, Subway. Looking nga, Subway, mga kaibigan, napakalalim. Kaso nahatang nga lang siya, napilita mag-phantom execution. Oh! Ayun lang! Nag-init din ang ulo ni Subway, mga kaibigan. Pero now, Smooth natitira doon sa may bandang gitna. Split. Napilita siya dito mag-split. Split. Miko nag-aabang ng perfect timing to enter with the Jet Kondo combo. Smooth, may iwan siya sa may likuran. But Seaboy with the Divine Judgment. Pero may sipa na ba si Miko para maisalba si Sasa. Si Clay. Pero si Clay sa may likuran. Anong ginawa mo, pare? Hindi nakatago si Clay. Gusto sana mag-shadow stampede. Pero masyadong makapal yung pader. And now, tatlo yung buhay sa mga miyembro ng RQ. Si Shin buhay pa rin naman. Pero may Flicker and Thunderstruck. May Ball Lightning and Fork Lightning mula kay Stormy. And si Stormy talagang tunay na kidlat para sa Team SMG. Iniisa-isa na ng mga miyembro ng Team SMG, yung mga miyembro dito ng RRQ, and yung outer towers ng RRQ, ubus na tokwa. Naku, nahihirapan yung RRQ dito to actually pin through. I mean, yung Team SMG, no? To pierce through doon sa defense ng Team RRQ. Pero right now, Miko, talagang, wala si Subway. Wala damage, Sasa lang yan. Pero aatras muna yung Team SMG Malaysia.
Napakagandang bakbakan yung nakikita natin ngayon. Wala man lang 1k gold dito para sa Team SMG Malaysia, pero yung Torre ngayon ng RQ unti-unti nang nabubura. Si Shin kailangan talaga makahanap ng mga pwestuhan na ganoon dahil siya talaga yung nagiging target dito ni Stormy. Now, Team RQ, kailangan nilang maging depensa Marino. Let's see, ladies and gentlemen, because right now, Team SMG, what will be the next move ng RQ? Kasi mabubuhay na yung Lord under 40 seconds. Aha. Uh-huh. Pero Miko, actually, ang ganda ng ginagawa ni Miko dito na talagang, alam mo yun, binibigyan niya ng vision yung team niya. Oo. And hindi rin siya basta-basta namamatay. Mm-hmm. Yes, 0-3 si Miko, pero looking at the KDA naman, I think mostly nung deaths ni Miko is galing teamfight. Hindi galing sa solo kill ng mga players. Parang ang nangyari kasi kay Miko ngayon, naging defensive yung show niya. Kung kadalasan nakikita natin siya yung nag-i-initiate, uh-huh, TikTok plays, nakita natin on that last clash, pinanligtas niya yung Way of the Dragon niya. Parang ni-reserve niya. Nakita niya si Kipoy, papalapit sa mga miyembro niya, si papaalayo. Uh-huh. And hindi nakapag-divine judgment si Kipoy. Hindi nakapag-initiate yung RQ. Kailangan lang uling gawin yun ng Team SMG Malaysia. Si Miko talagang i-reserve yung Way of the Dragon niya. Kung sakali mang si Banana yung papasok, si Paim palayo. Kung si Kipoy papunta na and lalapit kay Sasa o kay Stormy, siya talaga yung magiging ano dito, panligtas para sa mga miyembro ng Team SMG Malaysia. Op, tingnan natin ha. Siya nga ba talaga magiging pangligtas dito? Kasi Subway? Tahimik lang sila dito, men. Si Smooth? Pero actually, Mr. Smooth. Oh, si Smooth! Grabe nga naman! Talagang yung damage dito ni Shin. Masyado ng rap. Miko with a concealed play. And eto, nakita lang po, Divine Judgment! And nahatak na nga lang talaga. Miko, meron pa naman immortality kung sakali. Pero Stormy, yung magiging target dito. And Pershik with a Tempest of Blade. Killing spree para sa isang Ling. Stormy, buhay pa rin naman. Merong split-split na binitawan. Andito na yung mga miyembro ng Team SMG Malaysia. Wala si Shin! Makukuha si Shin. Wala nang gold laner yung RQ. Smooth na patungan. That will be Clay. Pero may Shadow Stampede. Nahatak pa po. Bumalik nga sa nakaraan. Immortality was pop. Pershik, kalahati na lang yung buhay. Pero mega kill para kay Pershik. Naku po, kailangan mag-back dito ng mga members ng Team SMG. Dahil sa nakikita natin ngayon, guys, talagang lamang in terms of manpower yung RRQ, pero Miko is still there, ladies and gentlemen. Ayun lang, di ko alam kung ano nangyari, pero nag-flick in ba si Miko? Ay, hindi, di ba? Nahatak kasi siya. Kaya napilitang mag-engage yung Team SMG Malaysia na punteriya si Stormy. Pero ito, bakbakan pa rin naman si Pershik yung kanyang nasipa pero walang follow-up damage. Rapid fire gun. Penalty zone mula kay Sasa. Ay, rather, mula kay Banana. Pero Sasa ang papagamit ang Wind of Nature. Siya yung naging punteriya ng mga miyembro dito ng Team RQ. Pero yung Lord, sino yung makakakuha? Sabuhay pa rin! Pero actually, and nakuha pa si Pershik. Grabe nga naman talaga yung Team SMG. Toy, look at Subway right now, dominating this game and finding each the crucial player, the vital players ng RRQ. Talagang, men, isipin mo yun ah. Oh. Actually, tatlo sila doon. Pero sabi nila, hindi, kaya ko pa to. Kahit sobrang kukunat ng mga players ng RRQ, wala siyang pakialam. Lord lang, focus Lord lang. Lang kasi hindi siya tank build eh. Oo, damage nga talaga dito si Subway. Fortunately, si Sasa medyo nakapag-buy time. Oh. Merong flicker and penalty zone na gamit sa kanya. Siya yung hinabol dito ni Clay and even Kipoy. And nakapag-winchan pa para mas lalong tumagal. Pero kung sakaling naagaw yun ni Pershik, mag-iiba yung story eh. Actually, yung Lord, nakuha pa yung buhay ni Pershik ni Subway. Parang ang sinabi dito ni Subway, don't worry guys, we find ways. Malaano pala yan? Malaano, bangko? Malabangko, we find ways para kay Subway dito. Pero yung alright, Lord, tingnan natin. Team RRQ, nag-aabang nalang sila dito ng mga next moves ng Team SMG. Pero look at the damage of Sasa. Oh, teka lang. Pasag na yung top lane turret. Dehado, ha? Pwede dehado ang RQ. Pero animate, oh, sabi ni Pershik, oy, Subway, sa aray pupunta. Ko po. Parang sa basketball, inaasawa na ni Pershik si Subway. Oo, parang man-to-man defense yung ginagawa dito ni Pershik. Kung saan si Subway, doon din siya. Pero ito na yung mga miyembro ng RRQ. Maganda yung pwestuhan ni Stormy together with Sasa. Pag may nahuli, talaga mabibigyan. Ito na nga yung ball lightning, pork lightning. Kaso hindi pa binibitaw yung Thunder's Rat. Banana, buhay pa nga rin naman. And Clay na paggamit ng kanyang bat piece para lang isustain or takutin yung mga miyembro ng Team SMG. Nako, Team SMG M1.
Ay, oh, po, sige po, Oy! Ay, sige po, nahuli, ladies and gentlemen. Pero meron naman tayo isang Wingclaw coming in from Shin. At sabi ni Subway dito, sinong next? Pero tatamaan niya, tasya dito ng Tempest of Blades. Meron naman ang penalty zone sa Maray Likuran. Subway is down. And Team RRQ finding the vital members of the Team SMG MY. Ito na si Vershik. Ito na si Vershik. Ito na nga ba yung pagganti niya. Stormy, tamang stun lang, Kikipoy. Pero sabi ng Team RRQ, hindi, hakabulin namin kayo. Kikipoy with a ring of order. Pero nakatak si Miko. Luckily may Shun po. Naman si Miko, ladies and gentlemen. Actually, parang hindi nga Shun po yun eh. Parang flicker nga ata eh. Parang nagkakaroon ng miscom sa Team SMG Malaysia. Parang nag-hesitate si Stormy dito na ibitaw yung Thunder Strat niya. Kung sakaling binitaw niya yun, kay Banana, pwedeng mapitasan yung RRQ or kahit hindi kay Banana sa ibang membro ng Team RRQ dito. Pero mas gusto ata ni Stormy talaga ng hanapin si Shin. Sa kanya lang ibigay yung damage na yun. Pero si Shin, alam niya rin kasi yun, aware siya. Kaya nasa backline lang talaga ng RRQ. And yung kalamangan ng Team SMG Malaysia, burado na naman and may Lord pang pa-respawn. Nako. Team RRQ. Tingnan natin kung talaga mababawi nila yung win nila against Team SMG ng game number 1 or Team SMG Malaysia will claim their spot para sa kalaban ng CFU Tall. Here we go, first shake. Conceal play. Lord. May conceal play. Si Stormy, kailangan mag-ingat. Si oh, may shoot po naman. Pero sabi nila, walang shoot po, shoot po. Pakinggan pa rin namin. Walang flicker si Miko. Munti ka naman mapatay. Pero actually, may immortality naman siya. Makakatakas nga ba si Miko? Yes, indeed. Banana. Basta Banana sa may likuran. Binabanata ng dalawang hitter ng Team SMGMY. Banana is down. Shin is down as well yata. Nag-grow was a player. Sabay may immortality pa siya. Scattered team fight team ng Team SMG. And SMG, I think they will win this, Brokon. Eto na nga talaga. Smooth na hanap. Nandon si Kipoy, pinatungan na nga lang bigla, slam slam, pero hindi niya madadala sa kanyang mga kakampi. It's a 3v5, walang napas lang sa Team SMG Malaysia, delikado pa si Kipoy, pero kailangan pa rin irespeto to ng Team SMG Malaysia. Andito na yung Thunder Strat, binitawan na nga si Clay, mukhang mabubuhay pa. Winter Transition, sabay bilhin ng Immortality, may pangalawang buhay, pero Tempest of Blade, Stormy will be down. Smooth, mawawala na nga lang din naman, Immortality was pop na, hatak pa, and that will be a trade para sa RRQ. Medyo lumalim ata doon yung Team SMG. Naku, Team SMG, nakikita na nila. Okay, sabi, okay. We got the W. Ate na to. Kaso nga lang, masyadong malalim yung mga members sila. If ever nag-back na lang sila and Zenon, siguro hindi makakuha ng purple buff tong si Vershik. Kaso yung iba yung naging storya ni ng ating game ngayon. Sayang yung momentum for Team SMG Malaysia. Yes, nakuha nila yung Lord. Pero wala sila yung, wala yung ibang miyembro nila. Wala si Stormy, wala si Smooth. Paano nila ika-capitalize yan with just 3 members? And Shin, kakikita lang natin, kabibili lang na kanyang Blood Wings, another defensive item para sa Sicilian ngayon. Medyo pang pull talagang bakbaka na yung mga miyembro dito ng RRQ. And mabilis na tuto na win yun. Sayang na sayang yung Lord na nakuha ng Team SMG Malaysia dito. Man, alam mo, itong game na to, isa lang masabi ko, Broky, talagang intense. Intense, dikitan. Yung nakikita nating match. And with the item build right now, lock item na yung mga gold laner natin. Same as the other members, actually almost all members dito, kompleto na. And Stormy going for the last item na lang, I think Winter Truncheon. Kaso parang nagpalit dito ng item si Stormy, lalo na't nabenta niya na nga yung Immortality and Winter Truncheon niya kanina. Whew. Pero with this kind of gold economy right now, hindi na masyadong nag-matter yung gold lead eh. Team SMG, op, teka lang, Banana. Op, ay, tayo na si Miko! Ang ganda siba ni Miko, guys! Nauli niya doon si Kipoy, pero Clay is down as well. Stormy is down as well. Ladies and gentlemen, talaga nagkakapalitan na yung RRQ at Team SMG, pero parang nandihado pa ata. Kasi yung Team SMG, naubusan na sila si dito ng manpower. Si Shin ang inahabol ni Subway. Shin is down, pero dalawang members na lang ang natitira for Team Smooth. SMG. Si Smooth na iwan sa milikuran. Apat pa yung kalaban niya. Pero kailangan munang dumepensa ng Team RRQ dahil muntik na yung top lane nila, Tol, and Team SMG. Matagal-tagal matutulog yung mga members nila dahil TikTok timer na, Brokon. TikTok timer. Fortunately, aabot naman sa Lord Respawn yung mga ibang miyembro dito ng Team SMG Malaysia. Ang ganda sana ng initiation coming from Team SMG Malaysia. Oh. Way of the Dragon, nahuli si Clay, pero hindi kagad na burst. Medyo nag-hesitate nga ibuhos lahat ng skills dito ng Team SMG. Tapos dikit-dikit pa sila. So, hayahay yung
buhay dito ni Shin. And with just 10 seconds, parang pwede na atang diretso yun to ng Team RQ. Although wala si Shin, nandiyan naman si Pershik together with other members. Stormy and Saboy, pipiliting dumipensa. Tokwa, ano nga ba yung mangyayari dito? Naku, ang tagal kasi nila mag-push ng Tore kasi nga wala silang marksman. Pero sabi nila okay lang. Ando naman si Pershik. Saboy, makakabawi na ba si Pershik, mga kaibigan? And yes! Ay! Indeed! Saboy is down! Conceal play na Team RQ dito against Smooth. Pero Smooth, anong gagawin niya? Oop! Kailangan nilang pumalag. Naku. Naku po, makakapag-reset pa yung mga membro ng RQ. And with that kill, 1 minute, wala si Saboy dito. May Lord na nag-respawn. Kukunin ng libre ng RQ. And yung kalamangan nga ng Team SMG Malaysia, burado na lang bigla. With that one error na nangyari sa top lane kanina, RQ na ngayon ang humahawak sa leeg ng Team SMG Malaysia. Nako, SMG Malaysia. Let's see. RQ. Ini-start na nalang turtle dito. Walang magawa si Smooth dahil kulang yung team ng SMG. Pero right now, ladies and gentlemen, yung Lord na to will be going on the side of Team RQ. That's for sure. Nako po, delikado pa si Smooth. Nako, si Smooth wala nang pampronta pero nag-grow as a player. Kaso nga lang, nilapagan ng mga spada and sa si harapan. Stormy. Si Stormy, delikado. Pero sabi ni Fershik, oops, joke lang, wala akong tebis sa blades. Wala muna, deha. Kalma muna, lalo na't mayroon naman silang Lord. Pero apat na miyembro lang yung buhay sa kanila. Walang magpo-frontline. Kundi si Miko lang, wala si Smooth ng isang minuto. Ano yung gagawin ng Team SMG Malaysia? Pwedeng maubos yung kanilang inhibitor towers dito or pwede nang tapusin ng RRQ to, lalo na si Shin talagang hayahay na. Meron pa immortality, napakahirap hulihin yan. Ito na ba yung last defense for our game number 3? Almost 30 minutes onto our game. Kailangan nilang tunawin kagad to. Si Saboy critical kagad dito. Tokwa, naku po! Naku po, Team RRQ, locked in ata sila. Stormy is down, ladies and gentlemen. Talaga Team RRQ will advance sa ating lower bracket, and sad to say for our fellow Filipino Miko, nabagsak ang Team SMG. Pero still, good job though for Team SMG.